agents din po siya na naglilibot sa buong mundo para humanap ng iaalay sa kanya. Nung bago po ako lumanta dito, sinabi ko po sa inyo na yung anak kong babae, yung panganay ko, noong ako po ay bumalik bilang isang member dito sa US po, nung nalaman nila na ako po ay nakapag-asawa ng isang piloto, gusto po nilang makabalik uli ako bilang isang worker. Nakasakasama ko yung aking family. Nung time na yon, meron na po akong isang anak na babae. Ang napangasawa ko po ay puti, isang American, and of course pagkahalo yung ano yung bata, iba talaga yung beauty. So ngayon, sinabi po sa akin ni disappointed son mismo na ialay ko yung aking anak na babae. At that time po, 2 years old pa lang po, o wala pang 2 years old yung aking anak nung kami po ay pinapunta sa Davao para maging guest po sa kanila. So doon po ang convincing na ginagawa ni Diablo, ni disappointed son sa akin, na ialay ko yung aking anak na babae sa kanya. Kasi daw po, meron daw po akong commitment na hindi ko po na itupad, hindi ko po na nagampanan, at yung anak ko daw po ang tutupad sa commitment na yon. So, makikita po ninyo sa mga litratong ito, may kasabihan po tayo na picture speaks 1,000 words, di ba? So kayo na po, kung tayo po ay nasa tamang katinuan, iba po ang message na makikita natin sa tuwing ang picture na ito na aking ipapakita sa inyo ay ating mapagmasdan, no? So kayo na po ang humusga. I am just stating what my experiences were nung kasama ko si Diablo. So, sa madaling salita, hindi ko po inalay ang aking anak kasi hindi ko po kaya. Pinag-isipan ko po nung time na yon, nung nandoon ako, kasama ko si Diablo bilang isang worker, ayaw ko pong maranasan ng anak ko yon kahit katiting man ng aking mga karanasan doon na nagpalimos ako, naging sinungaling ako nang dahil sa kanya, naging pipi at bingi ako para magkaroon ng remittance dahil everyday po may quota kami. So nagawa ko po lahat 'yon dahil sa aking loyalty sa kanya. Kaya nung na-realize ko po na hinihingi nila yung aking anak, napag-isipan ko po na ayaw kong maranasan ng aking anak ang katiting na naranasan ko doon. Kaya hindi ko po inalay yung anak ko. Pero itong picture na to, makikita nyo, ganun po ang ginagawa nila sa mga bata, from 1 year old hanggang ito po ay magkaroon ng first menstruation. Yun na po yung pagsasalang na ginagawa nila. At ang mga bugaw po na ito, ito pong picture na to, mga bata pa sila dito. Makikita nyo kasama nila si Diablo. Ito po, nandito po si Felina Salinas, Tessie Dandan, at saka si Ingrid Canada. Ang nagtanong po sa akin noon kung ako po ba ay virgin pa nung ako ay naglingkod sa kanila ay si Felina Salinas at saka si Tessie Dandan. Sila po ang nagtanong sa akin kung ako ba ay virgin pa. At nung sinabi ko na ako po ay walang karanasan sa mga lalaki kasi bata pa naman po ako nung ako po ay sumanib sa kanila, I was only 15 years old. So wala talaga akong karanasan. At doon na po ako ay inumpisahan na mag-serve kay Pacquiao.
Nagmamassage na po ako sa kanyang paa at labas-pasok na po ako sa kwarto niya. Ako po ay naglilinis na sa kwarto niya at sa banyo. Yun na po yung umpisa. Hindi ko po alam na kung ano po ang pwedeng mangyari sa akin nung time na yun kung ako po ay masunurin katulad ng ibang mga victims nila. Ako po ay nagpapasalamat sa aking katigasan ng ulo dahil kung ano po ang mga ipinagbabawal nila sa akin noong araw, yun po ang ginagawa ko. Kaya lagi po akong naaalis sa inner circle. And I was happy. I'm okay with that. Kasi I want to live the life that I choose to live. So, nung time na yun pala, yung eagerness ko na maging malaya ay nandoon na. At ito po ay na-magnify na lang nung ako ay nakalabas na at lalong naging strengthen pa po yun nung tayo ay nandito na sa US at nakapag-aral, nabuksan ang isipan, nalaman kung ano yung tama at mali at paano manindigan sa tama na kahit anong gagawin natin, babalik ta rin man tayo, yung tama ay mananatiling tama. Hindi pwede yung mali ay gawing tama kasi kahit anong pilit na gawin natin, ang mali na maging tama ay hindi po mangyayari yon. Dahil gagawin man nating magsisinungaling man tayo, ang kasinungalingan ay papatungan natin ng another na kasinungalingan upang maging tama lang ang mali. So, hindi mangyayari yon. So, kaya ako po ay nagpapasalamat talaga dahil God is really graceful no, sa buhay ko. Kahit ang daming mga mga pangyayari na nangyari sa buhay natin ay nanatili pa rin tayong nakatayo at patuloy pa rin nating ipinaglalaban kung ano yung tama at patuloy pa rin nating hinihingi ang justice para sa mga victims na lumabas na natulungan na natin at yung mga victims na until now ay nandoon pa rin na kasakasama pa rin ni Diablo. Gustuhin man nilang lumabas, hindi sila makalabas dahil sa takot, dahil different reasons, you know. Pero ako po ay umaasa na darating yung time na magiging malaya din po sila katulad ko. At marami po akong mga kasamahan na mga dating workers din na hanggang ngayon sila ay takot. Takot na lumantad, takot na pumunta ng Pilipinas, yung iba na nasa abroad, nag-overseas, you know, overseas Filipino workers, natatakot sila na baka pag umuwi sila ng Philippines, may masamang mangyayari sa kanila kasi alam naman kasi natin kung anong quality meron itong si Diablo. You know, marami siyang connection sa government at sa mga military natin. Speaking about military, no, wala kasi tayong script kaya kung saan napupunta itong ating pinag-uusapan. But speaking about military, meron po akong itatag na videos dito sa mga military training po na ginagawa nila doon sa Tamayong sa mga workers ni Pacquiao. Ang nagtitrain po ay yung mga military natin sa Philippines, sa Pilipinas. At ito pong mga workers na ito, may mga may mga sweldo po sila galing sa ating government sa Philippines. Sila po yung mga ghost employees ng ating mga militar. At ang mga ang mga sahod po nila ay napupunta po kay Diablo, of course. So, isali ko na rin po dito. At yung sabi ko, pag-usapan din natin yung mga agents nila. So, may mga mga coordinator si Pacquiao na naging concubines niya na pinapadala sa ibang bansa at sila din po ay nag-i-spot o naghahanap ng mga panibagong magiging pastoral o magiging ally kay Pacquiao.
Sa tingin ko po, meron po silang mga goal kasi the more na babae or mga victims na maialay nila kay Pacquiao, the higher the rank will be in the kingdom. So, parang ano po, parang style nila yung pyramid ba? Style na kung mas marami silang mahikayat na maging pastoral o maging maging kasapi sa inner circle, ay mas magiging malaki po ang kanilang rank sa ano, sa kingdom ni Pacquiao. So, I just don't want to mention their names kasi yung alam ko yung iba sa kanila, they are also victims, no? Pero yan po ang sitwasyon. Parang kung naalala niyo po yung stories nila, ano, sino ba yun, Matubato, tsaka yung mga death squad na nag-speak up against Duterte. Sila, sino ba yung Matubato, tsaka si Las Cañas ba yun? So, sinabi po nila na may mga agents po, mas marami yung mga agents maliban sa mga pulis na pumapatay sa mga gustong ipapatay ni Duterte. Ganon din po yung sitwasyon kay Kibuloy. May mga agents din po siya na naglilibot sa buong mundo para humanap ng iaalay sa kanya. So yan po ang ano, yan po ang sitwasyon, ang scope ng kanyang kingdom. So I'm really looking forward na matuldukan ang mga bagay na to at sana ang investigation hindi lang manggagaling dito sa atin, no, sa US, kundi ito ay imbestigahan din ng ating government dyan sa Pilipinas kasi katulad ng ipinakita ko sa inyong mga picture at mga videos, no, sana naman yan ay magiging, you know, alarming sa ating mga officials dyan sa Philippines. They are also people, you know, and they need to be rescued. Yung iba sa kanila talagang ano, umiiyak na pero hindi makaalis-alis. Kaya sana naman po mabigyan po natin sila ng pansin, no, sa ating government dyan sa Pilipinas. Let's wake up, guys. Huwag na nating tanggapin ang mali. Magising naman tayo. We are in the, you know, 21st century na. Sana naman magising naman tayo. Buksan naman natin yung ating mga isipan sa mga bagay na tama, yung mga maling mga nakikita natin, and let's really evaluate them and label them as bad as what it is. You know, hindi natin pwedeng forever natin pagtakpan at gawing ano, mag-sugarcoat tayo forever. Kasi walang mangyayari sa atin. Kailangan nating harapin kung ano man ang mga challenges natin. Kaya sana naman, magtulungan naman po tayo na ma-rescue ang mga taong ito. You know, I'm hopeful na may mga pagbabagong mangyayari, but the change really starts within us. You know, sa atin, sa bawat isa sa atin, at layunin natin na magkaroon ng change. Kasi kung hindi natin umpisahan sa sarili natin and we expect change is not going to happen, you guys. So, let's wake up. Come on. 21st century na. Kaya sana naman magising tayo, no? At before ako mag-end, I want to thank everyone for following me dito sa channel ko sa arlinrocks.com. Sa mga ano naman, sa mga nagpapadala ng tulong financial sa atin upang tayo po ay patuloy na makatulong sa mga victims ng ano, ng human trafficking and rape victims ni Kibs na tinutulungan natin na magkaroon ng panibagong buhay. Marami pong salamat sa inyo at salamat din po ulit sa mga taong nagpadala sa akin ng panibagong vlogging devices. Napakaganda po at sana lahat po tayo ay na-enjoy natin itong
mga blessings na ito. At sa mga taga-subaybay ko po na nagtatanong tungkol sa ating business, ating digital marketing business, please visit www.arlinrocks.com and register your email address. Meron pong free webinar ang ating company na pinapadala sa inyo. And sana po ay samahan po ninyo ako dahil ito po yung form of vehicle ko to help others. Kasi may mga responsibilities naman po tayo. May pamilya po ako dito sa US at sa Pilipinas po. At gusto ko pong mapalawak pa yung ating pagtulong sa mga biktima ni Kibbs. Wala naman po tayong connection sa government, no, at sa any NGO. Ito po ay personal kong initiative na tumulong. Kasi alam ko kung ano ang buhay meron doon, at alam ko kung ano ang buhay kapag ikaw ay nag-umpisa, at yung pag-uumpisa mo sa buhay, tayo po ay ano na, later age na tayo, at wala tayong experience sa buhay, wala tayong transferable skills, napakahirap talaga. Kaya ako po ay gumagawa ng paraan upang tayo po ay makatulong. So sana naman po samahan ninyo ako sa aking digital business marketing sa www.arlinrocks.com. At salamat din po ulit sa mga nagpapadala ng tulong, at sa mga followers ko anywhere and every corner of the world, sa Canada, sa Europe, Australia, sa US, every part of the US and the Philippines. So marami pong salamat sa tiwala ninyo, sa inyong suporta, sa mga panalangin po ninyo para sa aking kaligtasan at sa kaligtasan ng aking family. So I think I covered everything that I want to cover for this video, for this vlog. Na-cover ko po yung Heroes Award ni Pacquiao na panglubag-loob sa kanyang mga followers, sa kanyang mga workers. Kasi bawat worker po is considered human resources niya. Bawat isa po sa kanila may peso sign or dollar sign po dito sa noo. Kaya kailangan po talaga niya na hawakan ang mga ito as long as he can. At katulad po ng Royal Institution, itong awardees po na ito, yung Heroes Award, sino ba ang magiging hero? Hero ka sa pagiging ano mo, pagiging rapist mo, pagiging pedophilia mo, at pagiging scammer mo? Siguro yun. Pero sabihin mong Asian heroes? Come on! Maniniwala lang siguro ako, no, kung nakatanggap ka ng Nobel Award. Kaya yung mga pa-awardee na peke naman, isipin naman natin, mga followers ni Pacquiao, mag-isip naman tayo kahit kunti, no? So yan, na-discuss na natin. At saka yung expensive taste ni Pacquiao, na kahit yung golf club niya ay umaabot ng milyon peso. So at yung mga nagsusupport sa kanya para maipagpatuloy yung kanyang lifestyle ay yung mga kawawang naghihikaos na mga members at mga workers niya, na yung iba namamatay dahil kahit pain reliever walang maibigay, no? At saka nabanggit na rin natin yung grooming stages ng kanyang mga biktima, na kahit 1-year-old pa lang ay ginugroom na hanggang ito ay magkaroon ng first menstruation period. So yan po yung yung bracket niya na unang pag-aalay. Tsaka yung spiritual wives niya, yung mga bugaw, na sila po yung mga nag-a-approve kung itong mga dinadala ng mga agents nila ay aprobado para ialay kay Pacquiao. So, yan po, napag-usapan, nabanggit na po natin ang mga yan. At sana po tayo po ay magkaroon ng magandang araw, at hopeful, ipag-pray po natin na ang justice
ay bababa na para makalaya po ang mga nandoon pang mga kasamahan ko. So, salamat po.